dumating sa point na nag-decide ako na anong pipiliin ko, sasayaw sa fiesta o sasama sa BCS training. Gusto ko na rin mag-give up noon. Nag-breakdown ako na ayoko na sa ministry, bakit ganito? Binibigay ko naman lahat eh, bakit ang dami, daming trials. Actually, ayaw ni tatay, pero basta gusto ko talagang pumunta doon, pumunta sa Harris kung saan nag-aral yung mga Deaconesses na nakikita ko, na nag-inspire sa akin. Masasabi ko, ito yung pinakamataas na vocation sa lahat. Mahirap man, pero sigurado, masaya ang puso ninyo sa ministry. I'm Teacher Andrea Laranang Sabio. I'm 20 years in service now. Who inspired me? First, it's Pastor Abad. Si Pastor Francisco Abad and Teacher Marites Bravo de la Cruz. Si Pastor Abad, makulit siya, makulit siyang pastor. Dumating sa point na nag-decide ako na anong pipiliin ko, sasayaw sa fiesta o sasama sa VCS training. Lagi niyang ginagawa yun. Susunduin niya ako sa bahay. Pag sinundo niya ako, na ipagpaalam na niya ako sa nanay tsaka tatay ko. Siyempre, si nanay tsaka si tatay, ang pipiliin nila, since active din sila sa church, yung sa para sa church. Kaya yon, imbes na nandun ako sa nagpa-practice sa community para sa fiesta namin, hindi na sa BCS training na. Then si Teacher Marites, natuwang-tuwa ako sa ministry niya nung kabataan ko. 12 years old ako nung nakasama ko si Teacher Marites Bravo. And tuwang-tuwa siya pag kinikwento ko sa kanya na siya ngayon nag-inspire sa akin. Hindi rin siya makapaniwala. True dun sa ministry niya, sa children's ministry, sa youth ministry, sa music ministry, maging sa bakikisalabuhan niya sa amin, feel na feel ko yung ministry niya. At hanggang ngayon nakikita ko, active pa rin siya. Siya yung talaga naka-encourage sa akin to enter the ministry. Nalaman ko na lang Deaconess ang calling ko. Nung pag-graduate ko ng high school, nag-entrance exam sa Harris. Actually, ginawa ko talaga to eh. After na exam, magkapadala ka ng requirements mo. Alam mo, original lahat ng pinadala ko, walang photocopy. Tapos after that, tinanong ako ni tatay, asan na yung mga requirements mo? Mag-enroll ka sa Lasalet, sabi niya. Wala na, pinadala ko na lahat sa Harris, sabi ko. So wala nang natira. Wala na siyang dahilan para hindi na ako mag-enroll kasi wala na akong ipapasang requirements sa ibang school. So yun, actually ayaw ni tatay, pero basta gusto ko talagang pumunta doon, pumunta sa Harris kung saan nag-aral yung mga Deaconesses na nakikita ko, na nag-inspire sa akin. Lalo nga si Teacher Tess, ganyan. And yung estudyante noon, sila Teacher Pat, sila Teacher Eden, sila yung mga kakilala ko noon na hindi nga ako sumipot noon sa ipipresent ako dapat noon. Then, wala pa ako. Pinuntahan pa talaga ako sa bahay para matuloy yung pag-present sa akin. So yun, dahil din sa kakulitan talaga ng mga ibang workers para pumasok ako sa ministry, dun talaga. Every time na nakikisalamuha ako sa mga bata, dahil dun ako nagsimula. Actually, ang pinaka-memorable experience ko, nung hindi pa ako Deaconessa talaga, nung kabataan pa lang ako na niyayaya, na trinitrain, na magturo ng mga bata, sa outreach ministry, doon ako tuwang-tuwa talaga. Yun ang experience ko na hindi ko makakalimutan. Year 2009, that was the time na nawala yung baby girl ko dapat. So, dapat dalawa ang anak ko na namatay ang baby. And then, muntik na rin ako hindi nag-survive. So, nalibing siya na hindi ko rin siya nakikita. Dahil ako din, diretso daw ng operating room for me to survive. So, yun ang pinaka-greatest test
na para sa akin na na-experience ko bilang isang worker. Nalagpasan ko. Actually, gusto ko na rin mag-give up noon. Pero si Mama Lydia, my mother-in-law, lagi niyang sinasabi sa akin tuwing nagbe-breakdown ako na ayoko na sa ministry, bakit ganito? Binibigay ko naman lahat eh, bakit ang dami, daming trials? Sasabihin niya sa akin, edi gamitin mo yung trials mo to inspire others. Gamitin mo na nandiyan ka pa rin kahit na ang dami mong experiences na di maganda yung mga trials mo mabibigat pero kinakaya mo and you still continue to serve the Lord, sabi niya. Actually, merong incident noon, naka-leave ako, lagi akong may sakit. Then sabi niya, pumunta ka sa church, sabi niya, mag-volunteer ka. Ayan. Then nag-volunteer ako, sabi niya, o na-board ka lang, hinahanap mo yung ministry mo. So yun, patuloy na hanggang sa after 1 year ng leave ko, kinausap ako kung babalik ako. Hindi naman ako nag-alangan na bumalik. Oo. Ayun. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Actually, marami akong mga auntie na ang tagal-tagal mo nang nakapasa. More than 10 years na. Ang tagal-tagal ka na namin inaantay. Marami mga temptation na kaya mong pumunta sa ganito, mag-apply ka sa ganito. Siguro mas malaki yung sweldo, mas malaki yung, mas maganda yung opportunity, yung mga ganun. Pero sabi ng kapatid ko na isa, isa yung nag-inspire sa akin din. Sabi niya, hindi na kailangan. Masaya naman sa ate doon na. Kaya niya doon. Ganon. So, masaya ako. Ako kasi, no, niniwala ako na pag ginagawa mo yung passion mo, masaya ka kahit na anong trabaho yan, kakayanin mo. Sa mga young generation, actually, yan yung struggle natin ngayon. Ang dami nilang mga gustong gawin and meron tayong pagkukulang sa mga church worker talaga. Sa mga kabataan ngayon, kung meron kayong nararamdaman na calling, kung nararamdaman nyo na tinatawag kayo, huwag kayong magatubili na magsabi ng, yes, Lord. Because serving God ay isang, masasabi ko, ito yung pinakamataas na vocation sa lahat. Ito yung, sa tingin ko, ang laki ng respeto ko sa mga church worker, lalo na sa mga pastor. And of course, kung yun ang pipiliin nyo, maging church worker, aasahan ninyo, mahirap man, pero sigurado, masaya ang puso ninyo sa ministry. I am Andrea Laranang Sabio, and I am a deaconess.